Hi friends! Wow! After so many months, sa wakas po, nasundan po ang podcast natin. Welcome back again to Pascual Network! I hope you're all safe and sound. I know it's still rough time for all of us. Our battle against this invisible enemy is still on. Kaya nga po in this trying time, wala po tayong ibang hangad kundi matapos na ang pandemic na ito at magbalik na sa normal ang lahat. But then we all know that it will not happen soon. Kaya nga po, what can we do right now is to keep our trust and faith in the Lord that He is always in control. And as we wait for much better days to come, let's all look forward for the beauty of waiting. And yes, our second podcast episode is about waiting. So let me share with you this voice recording during our prayer meeting in my local community church back home po dyan sa Pilipinas. God is truly amazing sa mga tinuturo niya sa ating lahat. So I hope you can join me until the end of this podcast and let's enjoy the great message of the Lord to all of us while we are waiting. To God be all the glory. I'll pray again po. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa pagkakataong ito na muli Panginoon magkakaroon po kami ng isang pag-aaral na galing po sa inyo. Lord, sa inyo lamang po namin tinatasan lahat ng ito at buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan at patuloy na ma-apply sa aming mga buhay ang mga aral na ituturo niyo po sa amin, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa, Lord. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic po ng ating pag-aaralan tonight is entitled, How Should We Wait? Ayan, paano ba tayo mag-iintay? Alam niyo po, sa, di ba kapag nag-grocery tayo or nasa mga supermarket or pag nakapila or pag nasa mga emergency situation, ang mga kadala or ang pinakahuli natin gustong gawin ay ang mag-intay. Alam ko lahat po tayo ganun ang ano natin na ayoko mag-intay kasi ang tagal, di ba? So in fact, today, sa panahon po ngayon, ang mga bagay po ay dahil nag-evolve na po yung technology, nag-evolve na po yung mga bagay-bagay, is talagang nag-upgrade po ang lahat at mas madali nating nakukuha yung mga bagay na gusto natin. Alam na po natin marami mga examples. Sa food na lang, di ba? Yung mga instant food. Then, yung mga fast food nga po. Or yung mga technology or yung communication. Even right now, di ba? Salamat sa Panginoon sa technology na kahit may pandemya, magkakasama po tayo. Before po, di ba? Pag yung kami po mga OFW, naririnig ko po ito sa mga kakakilala ko po rin OFW dito na dati daw po, dahil nung wala pang mga ganitong internet, magsusulat sila ng kanilang mga liham sa kanilang mga kamag-anak. Darating po doon, dyan sa Pilipinas, 1 month or 2 months. And then, kapag na-receive po ng pamilya nila sa Pilipinas yung sulat, babalik ulit yung response in another 1 or 2 months again. So, it's around 4 months bago ma-receive yung, di ba, yung communication, yung mga mensahe. So, ganun katagal. But then right now, nakukuha po natin in an instant, di ba? So, yung mga bagay natin, madali nang nakukuha. So, and although it is convenient, somehow, it is leading to, it leads to a moral decline sa mga bagay na, pag po nagmamadali, kunwari, sa marriage, pag po nagmamadali po yung, mga dalawang magsing-irog, di ba? Nauna po yung sex out before the marriage. So, medyo nagkakaroon ng moral decline. Or minsan, nagli-lead po ito for, yun po isang sa mga example, and it leads to a selfish conclusion na gusto natin lahat ng bagay makuha natin agad-agad. So, but God doesn't work by the world standard. Sabi po yan sa Psalm 27 verse 14. Wait for the Lord, be strong, and take heart. And again, sinabi po doon, and wait for the Lord. So, di ba, ang standard po ng Panginoon kasi ay iba sa standard ngayon. May nabasa nga po ako na isang post ng mga biblical reformed na Christian. Ang sabi daw po doon, what is right is right, but no one is doing it. What wrong, but everyone is doing it.
So minsan po sa talaga sa mundo natin ngayon, minsan nakakalungkot po na talagang dahil na-accept na socially is parang tama na 'yung ginagawa. But then we as Christians, tayo po salamat sa Panginoon sa biyaya niya dahil nabibigyan po tayo ng wisdom para maunawaan kung ano talaga ang dapat gawin at kung ano ang gusto ng Diyos na iparating at gawin natin sa mga habang tayo ay narito pa sa mundo. So itong command na ito po ay ibinigay ng Diyos kasi alam natin or alam ng Panginoon na hindi po talaga na ang mga bagay na nangyayari po ay mas alam po niya kaysa sa atin. Alam niyo po, hindi talaga madaling maghintay. Sino po ba ang gusto na maghintay or sino ang nagsasabi na madaling maghintay? Hindi po ba talaga naman po hindi siya madali? At lalo na pag alam natin na nararamdaman natin na oy, kailangan mo pang maghintay pa at maghintay pa. So ganong katagal, 'di ba? So ang truth po talaga is it's not easy to wait. Sa Bible, marami po tayong alam na mga kwento, Bible stories from Genesis to Revelations, a lot of stories that really nakita po natin na ang dami po doon na naghintay po na matagal. Like si Abraham at si Sarah, 'di ba? They waited 25 years para magkaroon ng anak at before nga po niyan, 'di ba? Dami po nilang pinagdaanan pa. Si Isaac at si Rebecca, naghintay pa rin po sila ng 20 years to hold their twin babies, si Jacob at si Esau. Even si Joseph, before po siya maging ruler in Egypt, naghintay siya 13 years. And si Moses, 'di ba? Naghintay po siya ng 40 years in Midian before returning to Egypt para mag-lead ng Israelites. And si David, bilunto ko ano po yung exact age niya noon, but then nung inappoint siya ni Samuel as king, naghintay po siya ng 10 or more years para makapag-reign po siya sa southern portion of Israel. And another 7.5 before reigning over the whole land. Diba? Ganon katagal yung pag-inintay niya. And sa New Testament po, the woman with the issue of blood waited 12 years before Jesus healed her. And then nakialam naman po natin yung kwento no, na yung amazing power of Jesus Christ na once na nahawakan po niya yung ng babae, yung damit ng Panginoong Jesus, instantly gumaling siya. But then she waited for 12 years. Imagine. And another woman po, yung crippled, at hindi siya po siya makalakad, nagintay po siya ng 18 years before na-heal siya ng Panginoon. So, nakita po natin yung tagal ng panahon ng pag-iintay, but then at the end, the blessing of the Lord is there. So, alam po natin, this is the truth. Ang pag-iintay po ay hindi talaga madali. Ano pa po ang sunod? Waiting is important. Ano po yung sunod na katotohanan po? Ang waiting is important for every area of our lives. In our relationship, alam po natin na matagal talaga pong mahalaga ang pag-iintay sa relasyon. From being magkaroon ng relationship with the families, magkaroon ka ng sariling pamilya, or even sa mga kunwari po may broken na relationship, bago po 'yan ma-reconcile ulit, it might take time. Sa finances po, hindi po agad tayo magkakaroon ng maraming, sabihin na natin, na million-million, or even more than that, ng instant, unless manalo, di ba? But then, it will take long time for us, di ba? Ang iba pang ini-invest pa, may nilalaan pa sa ibang mga bagay. So, waiting is really important sa bawat aspeto ng buhay natin, even physical life. We are still in our flesh. We are in the flesh. So we are vulnerable to sickness. We are vulnerable to pain. And pag po meron po tayo hinihingi sa Panginoon na, for example po, pagalingin ang karamdaman natin, nararamdaman natin. Pagalingin yung mga pain na nararanasan natin ngayon. Hindi po agad-agad talaga yan mawawala. And ang mensahe ng Panginoon is, wait. Maghintay ka anak. And number 4 is spiritual life, 'di ba po? So sa ating spiritual na buhay, minsan po 'di ba bago natin talaga maunawaan ang kabutihan ng Panginoon, minsan maghihintay pa or ang tagal pa bago natin ma-realize na ay ito pala yung katotohanan. So we should really wait and it is really important in every area of our lives. So yun po ang katotohanan. And another truth is hindi po natin nakikita yung value of waiting kasi we prefer to get what we desire immediately.
Katulad po nung sinabi natin kanina na sometimes dahil nga po ngayon ang bilis na ng mga pangyayaan sa panahon ngayon is parang instant na nga po ang lahat. Somehow nang pinapangunahan na natin yung Panginoon na yung sarili natin ang gusto na ang ating sinusunod. Hindi natin na-realize na may kahalagahan ng pag-iintay. But you know what? God knows that sometimes, ito po sa slide, we're not ready to receive what we've requested. And because some of the things that we want ay hindi po godly, or it's unwise, or even we know that it will be dangerous to our physical, emotional, or spiritual. So yan po talaga. Yun kaya ang God's standard is different from ours. So another take note po is there is a benefit of waiting. So some things is pag po nag-iintay tayo talaga, alam natin na it becomes richer or there's a more meaning pag po nag-iintay tayo. Kita natin diyan sa Isaiah 40:28-31. Babasahin ko po. Hindi mo ba nalaman o hindi mo ba narinig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papainan lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod, lalakad at hindi manghihina. So sabi nga, di ba, ang benefits of waiting po is we get a strength from the Lord. So while we wait, there is a strength that we can get from the Lord. For example na lamang po, pag nag-upgrade yung laptop, habang iniintay natin na umiikot yung waiting na yun, nakikita natin sa process na yun, mas bumibilis yung laptop, mas na marami niyang nakukuha, mas mana yung improvement ng kanyang process, mas nagiging okay. So tayo po bilang mga Kristiyano, habang nag-iintay po tayo, isipin po natin, mayroon po tayong mga makukuhang aral sa Panginoon. At yun po ang unang-una is yung kalakasan at pagkakaloob niya. Ano pa po yung benefits of waiting? We avoid consequences of impatiently running ahead of God. And because we have the wisdom of the Lord that comes from the Lord, alam natin na kapag may mensahe ng pag-iintay, nakaka-avoid tayo o naiiwasan natin yung mga bagay na alam natin na hindi maganda yung resulta sa atin. Dahil nalalaman natin na ang Panginoon ay yun na nga, di ba kanina sinabi, na-avoid natin yung mga bagay na sa tingin natin hindi makabubuti sa atin. So instead of making decisions based on our understanding, kailangan nating maghintay para makapakita ng Diyos kung ano ang kailangan nating gawin. Kasi kapag hindi natin ito sinunod, may kabayaran ang lahat. So pag hindi po tayo sumusunod, 'di ba, kahit sa mga magulang, pag ang mga anak po ay hindi po sumusunod, nasasabi agad ng magulang na alam mo na ang magiging consequence. So tayo po bilang mga anak din ng ating Panginoon, is we should always wait and follow and obey the Lord. So yan po yung benefits of waiting, di ba? So sinabi nga po sa mga Awit 37 verse 9, sapagkat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang nag-iintay sa Panginoon ay nagmamana ng lupain. Doon po, di ba? So we will avoid the consequence. So yung mga hindi po nag-iintay is magkakaroon po, there's a price to pay. There's always a price sa mga mangyayari po. Yan. So ang pinakamainam na gawin to have our petitions or requests is to wait upon the Lord. So, ano po yung mga wrong ways to wait on God? So, ito po, meron po akong i-share sa inyo ng mga, minsan ng mga responses natin kapag nag-iintay tayo. Let's dig sa mga ito po. Number one is, impatiently. Impatiently. So, hindi ka na makapag-intay. So parang naano ka na, Lord, ang tagal-tagal. So parang medyo may konti ka ng ano, di ba, paano pag kunwari naghihintay tayo na hindi ka na makapag-tiis, di ba? Parang oh, bilisan mo gano'n. So ganun ba yung magiging ways natin as we wait on God? Number two, we wait nervously.
So, kinakabahan ka na sa magiging outcome kasi yung request natin, yung petitions natin, parang hindi dumadating. Lord, kinakabahan na ako, baka ganito yung mangyari sa akin, baka ganyan. So, ang dami mo ng mga iniisip agad ahead. Number 3, we complain. Complaining na tinatanong mo na si Lord at nagda-doubt ka na na baka mali siya. So, this is a wrong way to wait on God. Nagko-complain ka na. Nagre-reklamo ka na. Number 4, we question. Questioning. Questioning in a sense na yun nga, tinatanong mo na ang Panginoon na mali na ba ang Panginoon at tama, sundin ko na kayong kailangan kong gawin. Number 4, we feel frustrated. So, naiinis ka na kasi hindi na umaayon ang mga nangyayari sa gusto mo. So and when you feel frustrated, you become also irritated. So nagagalit ka na kasi parang wala nang ginagawa ang Diyos. I hope we will not feel all of this. And number 7 po, we feel miserable. So hindi ka na masaya kasi feeling mo, ang Panginoon, hindi ka na pinakinggan. So naging miserable ka na. So ito po yung 7 examples lang po na wrong ways to wait on God. So ang lahat ng mga nabanggit po ay resulta ng hindi natin pagtitiwala sa Panginoon. So once we have somehow experiencing it, we have to carefully or review ourselves. Tingnan po natin sa sarili natin na, Lord, ba't po ako nakakaramdam nito? Humingi po agad tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi ibig sabihin po niya, nawawala na po yung tiwala natin sa Kanya. At yung faith natin nababawasan. Diba nga, sabi nga po sa Bible, a faith that is a size of the mustard seed can move the mountain. Pero kung ang faith po natin is nagkakaroon na tayo ng mga ganyan, ibig sabihin, nasaan na? So let's review ourselves and humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos natin, alam niyo po, our God is a very giving, our God is a very generous God. Napakayamat nga po, Kanya nga po ang buong universe. Yung nga po hinihiling natin kung tutusin, napakaliit lang, di ba? And we cannot really fathom His wisdom. Kaya po, ang kailangan lang talaga natin, number one, is to trust. So when we feel this kind of things while we are waiting on God, let's review ourselves and let's pray. So dahil matalino ang Diyos at mapagmahal siya, hindi niya ipagkakaloob, yung mga hindi niya pinapagkaloob or yung mga dinedelay po niya na mga bagay, ay alam niya kasi na hindi makabubuti sa atin. At pangalawa is, kasi alam niya na hindi natin kayang i-handle. Kaya po sa mga bagay na yung nire-request natin, kung sa palagay natin, bakit hindi nangyayari? Kasi baka hindi natin kayang i-handle. At kailangan pa natin in a process na mag-improve pa. At pwede din na kaya nadidelay ng Diyos, hindi nadidelay ng Panginoon is kasi baka ito yung makapagpalayo sa atin sa Kanya. Baka ito na yung hinihingi nating petition sa Kanya, yung request natin, yung panalangin natin sa Kanya, kapag binigay niya agad, baka ang maging Diyos na is yung sarili natin. Sinusunod na natin yung gusto natin at hindi natin pinagkakatiwala sa Panginoon na ating buhay. So, dun po sa ating title ng ating sineshare is, how should we wait? So, ano ito po ang talagang kailangan natin gawin habang nag-iintay? Number 1, we should wait patiently. So, maging matyaga po tayo. Ang sabi sa Psalm 41:3, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of my mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord. So how should we wait? Number 1 po is we have to wait patiently. Like na sinabi po doon sa psalmist chapter 40. So he waited patiently for the Lord. Diba? As sabi nga doon, no? And he heard my cry. So alam niyo po yung mga iyak po natin, naririnig ng Panginoon yan. So as we wait on the Lord, let's just cry out to Him and He knows. He knows what He is doing and He is in control. So how we should wait on the Lord? Number 2, we should wait quietly. Oh, quietly. So tahimik lang daw po. Sabi sa Psalm 62 verse 5, my soul wait in silence for God only, for my hope is from Him. So when we wait, kunwari po meron po tayong mga hinihiling sa Diyos,
wala naman po problema kung sabihin natin sa partner natin or sa family. Pero kung kunwari po, lagi na lang natin sinishout out sa ano, oh, may hinihingi ako sa Diyos. And then, di ba parang mas maganda na tahimik nating at quietly and as we pray na alam nyo yon na nag-iintay tayo sa ating Panginoon. So, we should wait quietly upon the Lord. Number three, trusting. Yun. So, we should trust on the Lord as we wait on Him. Sabi nga po doon is, waiting is an active trust in God. When we trust in His Word, He knows that He is doing what's best for us. Number four, we should wait expectantly. So, nag-expect tayo. Ang sabi po sa Psalm 27 verse 13, ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Alam niyo po, nung na-receive natin yung salvation from the Lord through our faith in Jesus Christ, di ba nag-reside po ang Holy Spirit sa atin? And as the Holy Spirit resides in us, He is our guide to give us the conviction and the wisdom how to decide. And as we wait on the Lord, we will expectantly to know na everyday po, pag gising pa lang natin sa umaga, we should pray, read the Bible, and just, you know, surrender everything to Him. So, we should begin each day with the Lord in prayer and wait expectantly for Him to guide us through this world. This world that is, you know, full of pain, full of, you know, hindi po talaga perfectong mundo. Kaya sa ating Panginoon lang natin ipagkakatiwala. Number five, how should we wait on the Lord? We should wait courageously. So, maging matapang po tayo. So, sabi sa, yun nga, yung sinabi natin kanina, waiting on the Lord, maghintay ka sa Panginoon, magpalakas ka, at magpakatapang ang iyong puso. So, waiting on God requires courage. Tayo po, di ba, pag may mga hinihingi sa Panginoon, mostly po ay dahil meron po tayong mga problema ang kinakaharap sa buhay. Ang isa sa po sa isa sa ating kailangang hingin sa Panginoon ay ang kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Na magpakatatag tayo, na hindi tayo matakot. Kasi once we are always keeping our trust in the Lord, makakayanan po at may endure po natin ang lahat ng pagdadaanan natin. So while waiting on the Lord, we should wait courageously. And number six, isa po sa pinakamahalaga is standing on God's Word. So while we wait, we should always incline our hearts in the Word of God. So sabi doon sa mga awit 130 verse 5, ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa at sa Kanyang salita, ako ay umaasa. Di po ba? Napakagandang pangako ng Panginoon na habang tayo po ay naghihintay, i-keep lang po natin yung, continue lang po natin yung pagbabasa ng Bible, malaman pa, maunawaan pa lalo yung salita niya. Kasi every time po pag nababasa natin yung passage, may bagong message ang ibibigay ang Panginoon na magsasabi sa inyo na, ay, oo nga, galing ni Lord. So, dahil yung mga minsan mga takot na naramdaman natin, napapalitan ito ng kalakasan, ng katapangan. So, while we wait on the Lord, we should be patient, we should be quiet, we should be trusting, we should be expectantly waiting for Him, courageous, and number and last, but not the least, we should always stand on God's Word. So ngayon po, let me give you some moment, maybe a minute or less. Ano po yung mga hinihingi natin sa Panginoon na hindi pa niya binibigay? Sige po, isipin lang po natin, ano po yung mga hinihingi natin sa Panginoon? So, doon po sa ating pong sa tanong na yon, ay hindi ko na po tatanong sa inyo kung ano po yung mga yon. It's between you and the Lord. So, sa mga list po ng mga right and wrong ways while waiting for God, ano po yung mga, which resembles of all of these yung response natin sa Kanya? Is it on the wrong side or on the good side? So, yung kita natin, di ba kayo na, yung impatiently, nervously, complaining, questioning, frustrated, irritated, or miserable, or are we patiently or quiet, trust, expectantly, courageously, or are we standing on God's Word?
So sa ating pong mga hinihingi po ba na mga bagay sa Panginoon na sa ngayon po ay hindi pa niya binibigay, let's go to the right side, to the right way on waiting on for God. Kasi alam naman natin ang Panginoon lagi po may katugunan. Amen. So, ano po yung takeaway? Alam niyo po dito sa Dubai, usually po ang pag po humihingi, bumibili tayo dyan, usually pag hindi natin naubos yung pagkain, ang tawag ay take out. Dito po ang term namin naman ay take away. So, pag may take away, ano yung pwede mong kunin? So, ngayon po sa ating po natutunan, ano yung pwede natin itong makuha po sa ating pong nabasa at na narinig? So, take away number one. Our God is an answering prayer God. Alam po natin yan. And we know, alam po natin yan sa mga marami na po messages natin po narinig at sa pagbabasa rin ng Bible, God always answers all our prayers. And that is yes, no, and wait. Somehow, or sometimes, or maybe most of the time, hindi po binibigay ni Lord yung mga bagay na hinihingi natin. Di ba parang lagi na lang, no? Lord, bakit no? Or ito nga pong sinasabi na, mag-wait ka. So, yung sa mga no na hindi pa niya binibigay, for example, meron po tayong karamdaman na hindi agad niya binibigay yung kagalingan. Alam niyo po, ang binibigay ng Panginoon instantly, kahit hindi pa sa ngayon, is instantly ang bibigay ng Panginoon yung mayaman niyang biyaya. Yung mayaman niyang grasya. His abundant grace. So we can endure everything. Diba? Napaka-amazing, di ba, ng Panginoon? Na pag alam natin na God knows that, God, we know that God is always answering our prayers. And if we know, instantly parang, ay Lord, no pala yung sagot mo. But then, even if it's a no answer, He's always giving the grace to us. That there is a good reason why why the answer is no. Another second takeaway po. All we see is what in front of us. But God sees what's beyond. Kasi po nga minsan, di ba, kung ang naging sagot ng Panginoon ay no, is because alam ng Diyos na may mas maganda pa para sa atin. So tayo po kasi, wag po natin laging isipin agad kung ano yung nasa ating unahan, di ba? Or ano yung agad yung nakita ng mga mata natin o nararamdaman natin. But let's just trust in the Lord that He knows what's happening. He knows what's beyond. Ano yung nasa kalooban pa. Ito po yung number three. Take away natin. The reason why we don't wait is because of sin. This is one of the truth po. Yung mga nakita po natin na wrong ways is maybe we have an unconfessed sin. Dahil po dito, let's review ourselves na baka naman may hindi ka pa nabibigay or naisusurrender sa Panginoon na nagiging barrier. Sin is a barrier to blessing. Tandaan po natin yan. Na kapag po meron po tayong bagay na hindi po kaya-aya sa mata ng Panginoon, yun po yung nagiging barrier talaga para po yung mga answer, yung mga petitions natin, yung request natin, hindi po talaga nasasagot ng Panginoon. So, and because pag na-identify po natin yung mga bagay na yan, let's quickly ask the Lord for His mercy, for His forgiveness through our Son, through His Son, Jesus Christ. And number four, na takeaway po natin, let's continue to obey, listen to Him, and watch Him work. Habang nag-iintay tayo, tingnan lang natin God is working on this sa aking pinagdadaanan. And ang ano po niyan, secret is let's understand His word more day by day. Meaning, magbasa lang tayo palagi ng mga makaka-uplift na ating spirit. May mga encouraging messages. Huwag na po tayo masyado sa mga bad news kasi sobrang dami ng bad news sa mundo. Na alam niyo po, lagi lang tayo mag-anchor yung heart natin sa Panginoon. And let's continue to obey Him. Sundin natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. By listening to Him, let's continue to pray. At patuloy na, tingnan natin kung ano yung mga magagawa ng Panginoon. And number five na takeaway po, let's appreciate the benefits of waiting. Diba na at natutunan natin na pag may mga habang nag-iintay po tayo is there is an abundant grace na ipagkakaloob ng Panginoon.
At dahil po, alam niyo po, ang, di ba yung nangyari kay Paul and kay Silas na nasa prison sila? Nandun sila sa gitna ng suffering. And as they wait on the Lord kung ano yung ang ipagkakaloob sa kanila that time, hindi naman agad sila pinaalis doon sa prison. What they did is to sing for the Lord. They just sang. And that is the amazing grace of the Lord na they turned out to be worshipers. So for us, as we wait, let's continue to be a worshiper of God. That whatever what we are facing at this time, hindi po tayo mag-dwell sa negative or sa mga hinihingi po natin na sa palagi natin hindi pa dumadating. Let's while we wait, patuloy nating isipin ang magandang ibibigay ng Panginoon, hindi po physically, kundi kung ano yung benefit na mag-grow pa tayo spiritually. Na patuloy natin ma-appreciate, Lord, napakayaman po ng biyaya nyo, napaka-amazing po ng mga biyaya nyo every moment of my life. Pagising pa lang natin sa umaga, ang dami-dami na niyang blessing. So, habang iniintay natin yung mga gusto pa natin na nawa na ibigay ng Panginoon, let's enjoy kung ano pa yung grace na pinagkaloob niya. And because we have the grace that God is giving us every moment of our life, we have the peace. And when we wait on the Lord, meron tayong kapayapaan na nararamdaman araw-araw. And because we have the grace, we have the peace, we get the strength from Him. So, ano po bang ating hinihilingin, di ba? Mahirap pa pa bang maghintay? Sa palagay ko, hindi na, di ba? But then, we're still on the flesh. We do feel pain. We do feel, disappointments. But then, let's just surrender everything to the Lord. So, while we wait, ito po yung gawin natin, na patuloy nating sundin ang kalooban niya. Let's continue to be worshipers. At itanong natin sa sarili natin na, Lord, ano po po ba pwede ko pa pong gawin? Or ano po yung matututunan ko sa bagay na panagdadaanan ko? And somehow, I can turn out, to be a blessing. Diba? So, sabi nga doon sa Matthew 7 verse 7, as we have the amazing grace of the Lord, we have the peace from Him, and we get the strength from Him while we wait on Him, on the answers to our prayers. Sabi nga dito sa isa sa pinakamagandang pangako niya, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Amen. Hallelujah. Amen. And let's all pray. Father God, thank you so much for renewing our mind. That Lord, you will give us the blessing, Lord God, as we wait on you, Lord. Thank you, Lord, Amen. For giving us this message, Lord, na it is simple, but then it strikes our heart that we should always cling to you, Lord God, na patuloy kami magtiwala sa inyo, Panginoon. Lord, alam po namin na mahirap pong maghintay minsan. While we are waiting, meron pong pain, meron po kaming pagdadaanan na process, meron po kaming talagang kailangan naming maglaan pa ng aming strength, ng even resources, Lord God, as we wait on you. But then, Lord God, Amen. Thank you for giving us your grace, your amazing love, Lord God, your abundant mercy, Lord God, your blessings, Lord God, as you give us your peace and the strength from you. Lord, na kahit habang nag-iintay kami, Panginoon, kami po ay nagkakaroon, Lord God, ng panibagong kalakasan galing sa inyo. No, Lord God, habang iniintay po namin yung mga petitions namin, yung mga prayer requests namin, yung mga problema na gusto po namin, Lord God, malutas. Lord, in your time, Lord, we commit to you, Lord God, we surrender it to you. Even, Lord, we know that waiting upon you, Lord God, as we are here on earth, Lord God, alam po namin na mas may maganda pong buhay, Lord God, na kasama po kayo. When we are with you, face to face, Lord God, nakasama po namin kayo with the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, dahil patuloy namin pong nare-realize, Lord, sa pamamagitan ng wisdom pinagkakalob niyo po sa amin, na patuloy na magtiwala sa Panginoong Jesus, na siya po ang may control ng lahat. Panginoon, sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much for staying, my friends. I hope masamahan niyo po kami sa mga susunod nating episodes.
If you are new to our channel, please do like this video, kindly subscribe to our channel, and click the notification bell po para updated kayo sa aming new videos. Again, God bless everyone, and to Him be all the glory.